we're now in the Westminster Shorter Catechism number 11. At ang title, God's Works of Providence. Ito yung tanong, what are God's works of providence? And the answer, God's works of providence are His most holy, wise, and powerful preservation and control or governance of all His creatures and all their actions. Now, ang unang comment natin dito, or let's say, tanong natin based sa Westminster Shorter Catechism number 11 is this, who is in control of the universe? So makikita natin dito sa pinapresent ng Westminster Shorter Catechism number 11 kung sino yung nag-govern or nagko-control or nagpe-preserve ng universe. Ito po ay against sa katuruan ng tinatawag na deism, na ang Diyos gumawa siya ng universe, ng perfect universe, at iniwanan niya. At bahala na yun. Okay na yun. Hindi na niya kailangang makialam pa sa kanyang nilikha. Kasi perfect na yun, iniwan na niya. So, at a distance na siya sa kanyang nilikha. Para bang gumawa ka ng relo, pagkatapos inayos mo yung relo na yan, and then, bahala na yung relo na tumakbo hanggang sa masira. So, yan po yung idea ng deism, at hindi po ganito yung pinipresent ng ating Westminster Shorter Catechism number 11. Ito rin ay again sa tinatawag natin na fatalism, yung kesera-sera, whatever will be, okay, blind determinism na tawag nila. So, hindi po ganito yung pinipresent ng ating Shorter Catechism number 11, kundi God's works of providence, pinapakita dito yung preservation and control ng ating Panginoong Diyos. Ito yung kanyang pangangalaga at pamamahala. So yung providence is about pangangalaga at pamamahala ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Na siya yung humahawak ng kanyang nilikha. Hindi niya iniwan ito, kundi inaalagaan niya at pinipreserve. He is governing the universe. Sa Nehemiah 9:6, sabi dito, you alone are the Lord. You made the skies and the heavens and all the stars. You made the earth and the seas and everything in them. You preserved them all, and the angels of heaven worship you. Emphasis natin dito yung sabi sa passage na ito, that you preserve them all. Lahat ng inyong nilikha, you preserve. Inaalagaan mo ang inyong nilikha. Dito sa Job 12:10, sabi dito, in His hands is the life of every creature and the breath of all mankind. So, yung His dito ay Diyos. In God's hand is the life of every creature. Kahit yung kanilang hininga. So makikita natin dito sa passage na yung nature ay inaalagaan, pinapamahalaan ng Panginoong Diyos. Yung pagsikat ng araw hanggang sa kanyang paglubog, ang Panginoon ang gumagawa niyan, ang nagkokos niyan. Okay, pag wala ang Diyos, nothing in the universe will function na katulad ng nangyayari sa ngayon. Okay, so nakita natin dito yung hand of God in nature. Sa Daniel 4:25, kahit kingdoms, God raised kingdoms and then even let them fall. So nakita natin na kahit sa kingdoms, even in history, ang Panginoong Diyos ang nagko-control. He preserves yung kanyang nilikha. At ang kanyang plano, yun ang magtatagumpay. So dito sa case ni Job, for example, hindi pinayagan ng Diyos na siya ay patayin ni Satanas. Okay, si Satanas, makita natin dito na kailangan niyang magpaalam sa Diyos para siya ay saktan, patayin yung kanyang mga anak, kahit yung kanyang mga ari-arian. Pero ang point dito, sabi ng Diyos, huwag mo lang siyang patayin. So may limit dito yung si Satan na hindi niya kayang magawa kay Job,
hanggat hindi siya pinapahintulutan ng Diyos. So we can see here yung control ng Panginoong Diyos even in the spiritual realm. Okay, walang mangyayari na masama sa katulad ni Job kung hindi pahintulutan ng Panginoong Diyos. Now, yung pangalawang tanong, does God control even my freedom and volition? Okay, volition, kung ang aking freedom ba, ang aking will, decision, eh, kontrolado pa rin ng Panginoong Diyos. Sabi kasi dito sa sagot ng Westminster Shorter Catechism number 11, God's works of providence are His most holy, wise, and powerful preservation and control of all His creatures and all their actions. So, yung all creatures and all actions, kasama yung kanilang desisyon, eh, saklaw ba ito? Sabi natin, eh, pag-govern, pagkocontrol ng Panginoong Diyos, kontrolado niya ba yung aking desisyon? Okay, ganito po yun. We have to understand that only God has absolute freedom. Okay, ang Diyos lamang yung may absolute freedom. Tayo, tatawag natin dyan is, we have limited freedom. Okay, ganito po yun. Ang ibon, malaya siyang lumipad. Pero hindi siya malayang mag-swimming sa dagat. Okay, na katulad ng isda na pupunta sa pinakailalim ng dagat, hindi po, hindi niya kaya yan. Ano? Hindi niya kayang mabuhay doon sa dagat, sa ilalim ng dagat. Ganon din yung fish. Meron siyang freedom na lumangoy kung saan-saan, pero may boundary. Okay. Hindi siya pwedeng pumunta sa lupa, ay mamamatay siya doon. Hindi rin niya kayang lumipad kahit sabi niya, I will fly in the sky, hindi kaya. So ganon din po yung freedom ng tao, limited ng ating nature. Kahit sabihin natin, gusto kong lumipad parang ibon, ano? Pero hindi natin kaya. Of course, pwedeng mag-airplane ka, pero hindi ka maging katulad ng ibon na lumilipad ka. Okay, yun po yung limit ng ating freedom as a human beings and even creatures. So, ang Diyos lang yung merong absolute freedom. May freedom tayo, pero limited. Okay. Ito po yung freedom ng mga born again or Christians, sabihin natin regenerated Christians. Sa Philippians 2:13, sabi dito ni Paul, "For it is God who works in you both to will and to work for His good purpose." Okay. Ang Diyos, humikilos, gumagawa sa atin to will and to do or to work for His good pleasure. Now, sa sarili natin kakayanan, hindi natin kayang gumawa ng makaka-please sa Panginoon. Kailangan natin yung tulong niya. Kaya nga nasa atin, ang Diyos pamamagitan ng kanyang Holy Spirit, tinutulungan tayo to decide and to do kung yung ayon sa kanyang kalooban. Okay, sabihin natin, okay, nagwo-worship naman ako. Okay, ginagawa ko yun, freedom ko yun, ano, totoo yun. Okay, pero ang Diyos gumagawa para i-worship natin ang Panginoong Diyos. Gumagawa ko ng mabuti. Okay, yes. Tinutulungan tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Yung kabutihan, minsan ito ay sabihin natin, meron yung mga philanthropists, hindi sila Christian, pero gumagawa sila ng mabuti. Okay yun, ano? Pero minsan yung sabihin natin, yung motive nila sa paggawa, katulad ng mga politiko, sila gagawa ng mga tulong halimbawa, pero ang motive nila is to get elect, to be elected sa election. So merong motive na kakaiba. So hindi po ito yung sabi ng Philippians 2:13, kasi kung ang Diyos ay gumagawa sa atin para makagawa ng nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. So we are free to do God's work to please Him, pero sa pamamagitan din niya, through the Holy Spirit working sa atin. Now, sabi rin ni Paul sa 1 Corinthians 15:10, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not
I, but the grace of God that was with me. Paul was free to work hard, harder than all the apostles. Pero sabi niya, but not I, but the grace of God that was with me. So nandun yung work ng Panginoong Diyos pa rin sa kanyang paggawa. Okay. Now, tingnan natin yung tinatawag na concurrence. Paano ang isang tao responsible siya sa kanyang ginagawa? Pero saklaw pa rin siya sa tinatawag natin na sovereignty of God, plano ng Diyos, gawain ng Diyos. Tinatawag itong concurrence, yung dalawang current, halimbawa na umaagos. May isang ilog na umaagos, pagkatapos mayroon ding isang ilog na umaagos, so sabay na umaagos. Okay, pero ang result dito sa naging isang ilog. So yung isa ay human responsibility, yung isa ay God's sovereignty. Sabay yan na nangyayari. Meron tayong mga halimbawa sa scripture katulad ng story ni Joseph. Noong bandang huli, kasi siya ay binenta ng kanyang mga kapatid. Ganito po ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid ayon sa salita ng Diyos. But as for you, you thought evil against me. You meant evil against me. Masama ang naging desisyon ninyo. Ibinenta ninyo ako. Masama ang ginawa ninyo. Masama ang inisip ninyo. Gumawa kayo ng kasamaan. Responsibility nila yon, yung kanyang mga kapatid. Pero sabi niya rin, but God meant it for good, for unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Okay. So ang plano ng mga kapatid niya, masama. Pero ang plano ng Diyos, mabuti. Gumagawa, sabay. Tinatawag na concurrence. So responsible yung mga kapatid niya. Pero ang kamay ng Diyos, nandun pa rin. Para matupad ang plano ng Panginoong Diyos. Another example is in 1 Peter 2:7-8. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone and a stone of stumbling and a rock of offense. Ito po. They stumble because they disobey the word, as they were destined to do. They stumble. Why? Because they disobey, which is also what is destined for them to do. So nandun yung human responsibility na disobedience. Bakit sila nag-stumble? Kasi nag-disobey sila. Pero yun din ang nakatakda sa kanila. Predestined for them. They were destined. So makita natin yung sabay. Sabay na pag-agos ng human responsibility and God's sovereignty. Lahat ng bagay ay hindi nakakaligtas sa kamay ng Diyos. Ibig sabihin, alam ng Diyos at nasa plano ng Diyos ang lahat-lahat. So even in this area ng tinatawag natin na people stumble because they disobey. Kasalanan nila yon, and they will be judged because of that. Pero at the same time, ito rin ang plano na nakatakda sa kanila. Ganon din yung nangyari kay Jesus Christ sa Acts 4:27-28. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. They did what your power and will decided beforehand should happen. So nakita natin dito yung conspiracy ng mga evil people na katulad ni Pontius Pilate and other Gentile people para patayin si Jesus Christ. They are responsible. And yung judgment ay nasa kanila. Kasi they conspired against Jesus to crucify him. Ginawa nila yon sa kanilang desisyon. Pero sabi dito, ito rin yung decided beforehand. Decided beforehand ng Panginoong Diyos. So makita natin yung dalawang pag-agos ng ilog. Human responsibility and God's sovereignty. Tawag dito ay concurrence. Sabay yung current na umaagos. Now,
ang pangatlong tanong dito sa ating Westminster Shorter Catechism number 11 is this: why will I trust in God's providence? Right? Yung una, who is in control? Of course, God. Pangalawa, kahit ba yung aking freedom, evolution, nasa kamay din ng Diyos? Yes, of course. Pero meron din tayong freedom, although limited. May decision tayo and we're responsible. Pero at the same time, God also is sovereign. Everything under His control. Can I trust in God's providence? Why will I trust in God's providence? Ayon sa Shorter Catechism, number 11, God's work of providence are His most holy, wise, and powerful preservation and control of all His creatures and all their actions. Kung ito ay ginagawa ng Diyos with His holiness, with His wisdom, and with His power, why will I doubt yung providence ng Panginoong Diyos? Kasi ang Diyos mismo is holy. Ang Diyos mismo is wise. Siya mismo is powerful. So pwede tayo mag-trust sa ating Panginoong Diyos on how He controls and preserves yung universe. Yung universe He controls, and even individuals, katulad ko, katulad mo, He controls. He's in control. Kaya we can trust. Kasi wise siya. Hindi siya nagkakamali. Siya ay powerful at kaya niyang gawin ang kanyang magandang plano sa'yo at sa akin at sa buong daigdig. Kaya niyang isagawa dahil powerful siya. Pero banal din siya. Kaya walang masama sa mga ginagawa ng ating Panginoong Diyos. He is holy. Banal siya. And so we can trust in God Himself, in His governance, in His providence. Yung very famous na verse natin is this, Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Mga kapatid, nakita natin dito that God works for good for those who love Him. Tayong nagmamahal sa Diyos. God is working. Hindi lahat ng nangyayari sa atin sa mundong ito good. Nakikita natin maraming bad. Even sa atin maraming bad. Minsan may mga pains. Pero katulad ni Joseph, God will work out for good. Sometimes ito ay tinatawag natin later on na blessings in disguise. Pinahintulutan ng Diyos, minsan painful at the beginning, pero bandang huli makikita ninyo, makikita natin na may magandang plano ang Panginoong Diyos sa atin. So we can trust in God and in His providence. And the last point is this: for everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever. Amen. Romans 11:36. Inasmuch as God is working for our good, ano? At mangyayari, matutupad ang kanyang balak, lahat-lahat ng ito will be for His glory. Kaya nawa, ang buhay mo at ang buhay ko para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Let's ask again the question sa ating Shorter Catechism number 11 and the answer. What are God's works of providence? God's works of providence are His most holy, wise, and powerful preservation and control or governance of all His creatures and all their actions. God bless.